Mga kalaban ngayon ng bansang Israel, mga sangkay, buburahin na nga ba o posible nga bang burahin ni Donald Trump? Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Pag-usapan po natin mga sangkay itong isa sa matunog na topic ngayon, itong nangyayari dyan sa Middle East. Kasi malaking usapin ngayon mga sangkay itong pagpasok o papasok na administrasyon ni Donald Trump. Na buong mundo mga sangkay ay nagulantang, lalong-lalo na po yung mga leader ng iba't ibang panig ng ating planeta. Actually mga sangkay, maging po yung kakampi ng bansang Amerika, ang NATO or Europe mga sangkay, ngayon, mukhang nagpapanik po sila kay Donald Trump. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before time magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo na ay 1.34 million subscribers. Ang bilis eh, no? So, ilang tulog na lang din, 1.35 na po tayo. Tapos hanggang sa 1.4 million subscribers na po tayo. So, kung hindi ko po nakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all sa mga nanonood naman po sa Facebook. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman, mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. Okay? Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay na narito po, nanunood lagi sa YouTube. Alright? Ngayon, eto mga sangkay. Ano ba ang plano ngayon ni Trump tungkol po dito sa nangyayari sa Middle East? May mga report mga sangkay, kagaya po nito, itong Hezbollah. Ito ng Hezbollah ay ready daw po na makipag-negotiate sa Israel. So, anong meron mga sangkay? Kasi ayon po dito, mukhang nagkaroon daw po ng indikasyon ng isang willingness to engage in indirect negotiations with Israel. Ngayon, may balita din mga sangkay dito. Ayan po. Lebanon, Israel could agree to ceasefire within days. Ayon po sa Prime Minister ng Lebanon. Ngayon guys, isa sa kapansin-pansin mga sangkay dito, itong mga ibang galaw nitong mga kalaban ng Israel na mukhang ano ba, kinakabahan ba sila sa posibleng mangyari mga sangkay? Kasi papasok itong si Donald Trump. At alam po nating lahat na itong si Donald Trump at si Prime Minister Netanyahu ng bansang Israel, dikit po ang dalawang ito. At ang tawagan pa nga nila sa isa't isa is my friend o kaibigan, mga sangkay. Ganun din po ang India. Magtutropa po yan sila, mga sangkay. Kaya ngayon, makikita po natin yung kalmadong response ng mga kalaban ng Israel. Kahit po yung Iran ngayon, nagpapanik na rin po sila mga sangkay. Kasi, alam nyo ba, ilang taon na po yung nakalipas during the time of President Donald Trump, may isa pong general at that time, general ng bansang Iran, ang pinatumba po nila Donald Trump. Ano, alam nyo anong gamit mga sangkay? Drone. Drone lamang po ng bansang Amerika. Yung general daw po na yun, mga sangkay, isa po sa mga nagpaplano sa mga gulo na gustong gawin sa bansang Amerika. Inunahan po nila. So ngayon, mga sangkay, nagiging usap-usapan na po ito sapagkat itong mga nagiging action po ng ibang mga bansa sa US, para po silang, ano ba, natatakot sila dahil alam po nila na itong si Donald Trump, masyadong, ano, mga sangkay, masyadong madiin na leader. No, kagaya po na ito. Itong Hezbollah, ready daw po to negotiate. Kinakabahan nga ba sila? Kasi tropa si Donald Trump at saka si, ano ng Israel. At our focus on news point, we continue to track what is happening in West Asia. Multiple explosions were reported in the southern suburbs of Beirut as Israel continues to intensify its strikes against the Hezbollah group in Lebanon. Hezbollah chief says indirect talks
on a ceasefire are possible, but possible daw mga sangkay. Diba? Posible daw po mangyari itong negotiation ng Israel at itong Hezbollah. At ngayon, mga sangkay, pati po yung gobyerno ng Lebanon, eh, gumagawa na rin po ng paraan. Kasi alam nyo, ganito lang yan. Kung hindi po ito masusolusyonan, itong nangyayari dyan sa Middle East, tapos papasok si Donald Trump, baka ang mangyari, maubos sila, mga sangkay. Kasi itong si Donald Trump, hindi po yan hawak ng deep state. Hindi po yan hawak ng mga makakapangyarihang tao, mga sangkay, sa Amerika na nagpapatakbo, na ginagawang tuta itong mga namumuno sa US. Hindi po tulad kay Biden, mga sangkay, diba? Akala po natin si Biden talaga yung parang tumatay yung pinakamalakas na leader sa US nung siya po ay namumuno. Hindi po. Mayroong mga nasa likod yan, mga sangkay. Kaya nga po, kahit sintu-sintu na, mga sangkay, eh, diba? Na iaano pa rin nila, na iraraos pa rin po nila ang Biden administration, kasi hindi po si Biden may nasa likod sa kanya. Ang problema kay Donald Trump, malakas pa si Donald Trump, matapang, matalino, negosyante, mautak, at higit sa lahat, mga sangkay, makadiyos. Di ba nga ngayon, mga sangkay, may pulisiya siya na matitindi? Marami po sa mga anti pro-God, eh, yun ang pagkakabanggit nila, mga sangkay, eh, babanggain daw po ni Donald Trump. Eh, sabi po ni Donald Trump, anything daw na para sa Diyos, gagawin niya, mga sangkay. Gigibain niya. Naalala ko, mga sangkay, nung unang termino po niya bilang pangulo ng bansang Amerika. First term, mga sangkay, yung mga satanista sa US na nagtayo po ng kani-kanilang mga simbahan, pinasara ni Donald Trump. Yun yung isa sa unang nangyari, mga sangkay, 2016, if I'm not mistaken. Nagrarally pa po sila noon, mga sangkay, itong mga churches na mga satanic group. Grabe, isipin nyo, mga sangkay, bago dumating si Donald Trump, may mga ganun na pala. At that time, may demonic activities na po sa loob ng bansang Amerika. Hindi na po nakapagtataka kung bakit ganun na po ngayon ang US, mga sangkay. Magulo talaga. Isipin nyo, dating tinitingal ang bansa, ngayon, ang gulo-gulo na. Ngayon, ang tanong dito, buburahin na ba ni Donald Trump, or possible bang burahin ni Donald Trump itong mga kumakalaban ngayon sa Israel kung hindi po sila makikipag-negotiate? Kasi ano lang si Donald Trump, eh, may isang salita po, eh. Kapag hindi ka nakinig, tatamaan ka talaga. Ganun lamang po yun, mga sangkay. Eh, ang problema, itong si Donald Trump, sinabi po talaga niya na kahit anong mangyari, siya ay nasa side ng Israel. Sabi po niya yun. So, alam niyo naman, kahit po yung Russia ngayon, mga sangkay, kumakalma kay Donald Trump. Diba? Kumakalma kay Donald Trump. Sabi pa nga ni Putin, natuwa po siya na itong si Donald Trump, eh, siya po ay naging presidente at hinihintay na lamang daw po niya yung tawag ni Donald Trump para po ayusin yung problema ng Ukraine at Russia. So, dapat na pong kabahan yung mga nakapaligid sa Israel. Especially yung Iran, na siya pong naglalagay po ng pondo sa mga kumakalaban ng sa Israel, mga sangkay. Diba? O, ayon po dito, ito, Lebanon's Prime Minister po ito, expressed hope on Wednesday na magkakaroon po ng ceasefire deal with Israel. Ayan, mga sangkay. Maasa po siya. Gumagawa na po sila ngayon ng pamamaraan bago po dumating si Donald Trump. Bakit? Delikado po pag dumating si Donald Trump na mayroon pa rin pong nagaganap dyan. Baka po ang mangyari, maging battlefield ng buo, itong buong Lebanon. Kasi hindi po sasantuhin ni Donald Trump yan, mga sangkay. Diba? Kahit nga po yung Iran na malakas na bansa, eh. Well, abangan po natin anong mga susunod na aksyon dito, kasi kaya na po ginagawa ito ng Lebanon, kasi no choice sila dyan. Ayaw naman siguro nilang pati sila magkadamay-damay dyan. Mga sangkay, actually, damay na nga. Malaking bahagi na po ng Lebanon ngayon, eh, naging battlefield na, no?
So, how much more kung dadating pa si Donald Trump? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tungkol dito, sa tingin nyo ba, posibleng burahin ni Donald Trump lahat ng kalaban ng Israel? I-comment ko po sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, magaganda po yung topic natin dito. Hindi kayo magsisisi sa mga content na ina-upload po natin dito. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Ngayon din, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.